tayong Toyota Wigo, lilinisan natin yung throttle body. Yan. Hinuhugot lang yan. Tapos tatanggalin na natin tong filter housing yan. Yung filter, nilinisan na. Tapos yan, jeez, menemen. Ito, kasi guys, yung RPM nya, yung idling nya, medyo nagpa-fluctuate. So, kailangan malinisan na natin. O hindi pa siguro ito nalilinisan simula noon. Bago na yung spark plug. So ito na lang. Linisan na lang natin. Okay, so ito tatanggalin nyo lang naman dito. Dyan lang naman yan. Dito sa parts control. Dito sa canister. Tapos yun dito sa parts control nya. Yan. Tapos yun dito. Tapos bubunutin nyo na. So ito lang naman tornilyo nyan. Yun dito. Sa dalawa. Tapos ito na yung throttle body. Yan. Makadipindot lang naman yung mga socket dyan. Ito na yung ito guys, ito yung sa accelerator cable. So ganito lang naman yan. Pag nilinisan nyo ka, o dito yan, nakaganyan. So luluwagan nyo lang naman itong 12. Tapos tatanggalin nyo yan, papaganyan mo. Tatanggalin nyo lang dito sa pinakang lock nya. Tapos yan, 10mm. So tatlong piraso. Yes, so natanggalan natin. Yan, ito yung lilinisan natin. Throttle body. Tapos itong idle up nya. Ito yung idle up. Okay, so itong idle up, pagka talagang madumi na dito, marami ng carbon, yun yung kadalasang gumagalaw, masalo pagka naka-aircon kayo. Phillips screw. Ayan guys, oh. Napakadumi. So ito yung ito na yung nagbabara dito. Masalo pagka naka-aircon. Nagbabara yan dyan. Yan yung carbon nya. Yan. Napakadumi na. So ito, yan, marami eh. Kapal na siya. Yan. Ito yung lilinisan natin. Tapos itong throttle body. Yes. Ito yung IACB. So, bubugaan lang naman natin to ng cleaner para ma-decarbonize lang siya. Yan. Okay na siya. Ito naman guys yung lilinisan natin. Yan guys. So
malinis na yan. So, meron pang konting itim kaso dumikit na yung carbon niya dyan, talagang ayaw na. Lumapat na siya dyan sa, kumapit na dyan sa may plastic. Kaya hindi na natin makapaputi. Ito naman yung throttle body niya. Yan guys, okay na. Malinis na siya. So, pwede na natin ikabit. Yan. So, lagyan natin ng padulas para hindi mayupi yung o-ring na pag tayo pinasok dito. Okay na guys. So, ikakabit na natin 'to. So, dito na. So, merong gasket dyan dito. So, isang dalawang nut. Isang tornilyo na gis. Itong socket, kabit na natin. Pag once na tumunog, okay na. Tapos ito, tapos dyan, papalbi mo yan. Okay na. So, ikakabitan natin yung housing. So, merong iniipit dyan. Yan. So, kailangan ipitin nyo muna tapos saka siya ibabaon. Guys, yan. Pinipindot lang naman sa dito. Tapos tong hose, ilalagay lang natin yan dito. Tapos yung dito, tornilyo. Tapos yung dito. So, itong hose dito sa parts. Tapos itong socket.
filter. Dito na yung air filter natin. Kapitan natin to. So, sinasalpak lang naman yan, guys. Okay na. So, magre-reset tayo nitong battery. Tanggalin natin itong negative para ma-reset lang yung ano niya, IACB. So, 10mm lang naman to. So, kailangan yan, guys. Yan. Yan, okay na. Yan, guys. Okay na. So, paanda rin na natin. Dito papaanda rin na natin. Yan. So kung makikita nyo guys, gumaganyan, i-reset ulit natin yan. Dahil yung IACB nagalaw. Yan, i-reset natin. Patay muna. Tapos yung sa battery. So, pinatanggal natin yung negative terminal ng battery. Para mag-reset lang. Ge. Lagay. Yan. So, pinalagay ko na yung negative. Subukan na natin paanda rin. Okay, so hindi kinaya ng reset natin sa negative. So saksakan na natin ang scanner. So doon na lang natin i-release. So dito na guys, sinaksakan na natin ang scanner. So titingnan na natin. Subukan natin i-relearn yung throttle body. Okay, so ito na, throttle. So panda rin natin. So reach natin. So nagpalit kasi tayo ng steering rack din. So nag-stable na siya. Subukan natin yung aircon. So kadalasan talaga guys, nagbabago yung idling nito masalo kung gumalaw tayo ng IACB sensor. So talagang minsan nagwa-wild katulad nito kanina. So kailangan talaga ng yung iba kailangan ng scanner. So yung iba hindi naman kailangan. So ano ko lang sa inyo, kung meron ko yung scanner, so i-reset nyo na lang. So kung wala naman, kung medyo nag-aalangan kayo, dalhin nyo lang dito sa aming shop. So dito meron tayong scanner, ma-reset natin to. Yan. So nag-stable na siya. So kanina kung makita nyo,
nagwa-wild talaga siya, pumupunta sa 2,000 pataas, tapos babalik, bababa. Yan. So ito guys, okay na. So ginakuha sa battery na, sa pag-reset sa battery. So scanner talaga yung kailangan. So yun lang. Dali nyo lang dito sa aming shop. So kung gusto nyo magpalinis ng throttle body, kung nag-aalangan kayo mag DIY nito, kung wala kayong scanner, so dali nyo lang dito sa amin. So ganun lang naman guys, pinakita ko lang sa inyo yung video kung paano magbaklas, kung paano maglinis at kung paano magreset. Ayan. So ganun lang naman guys, kung kayo ay hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa mga bagong video natin, para makita nyo rin yung mga video na mga luma ako na na-upload. So mapupulutan natin ang aral yun. Yeah. So like and subscribe to my channel, NNB Mechanics Vlog. Thank you.